Hi guys! Maulan na hapon. Kaka-uwi ko lang from my OB appointment. Everything is good. Nag-start with a routine check from weight to urine to blood pressure. Blood pressure looks good. It's at 117 over 73. Weight ko guys, I'm already at 130 pounds. So I'm on the good weight range naman kasi with a normal BMI, we will gain this whole pregnancy is 15 to 25 pounds. After that, chinek din yung heartbeat ni baby. It's at 140. Then, na-meet ko yung aking doctor. So, chinek ko lang sa kanya kung anong mga bago. I shared with her na nag-birth class na ako. And, na-share ko din na yung itchiness sa belly ko. So, always take note of things na na-experience no na napaka-importante na sinasabi natin sa mga doctor natin. So, nabanggit ko naman this third trimester, nag-start ng once in a while, nag-i-itchy yung belly ko. So, sinabi ko yun sa kanya at kagabi, alam kong nangati ako nung natutulog ako. At kanina, nung pinakita ko sa kanya yung chan ko, may mga konting red rashes nga. Pero itong mga red rashes na to, nawawala naman siya guys eh. But she said na it is what we call the POPS rash. Very common in pregnancy at mawawala siya once I deliver. And also, especially daw pag you're expecting your first baby, very common din daw sa mga pregnant women yun. And may mga pinakita siya sa aking pictures na mas no, grabe yung POPS rash nila. Yung sa akin, kasi kahit pakita ko sa inyo ngayon, hindi rin siya makikita sa video eh. Konti lang yung sa akin, very mild, at sabi ko nga sa kanya, nawawala rin to. So mamaya-maya, wala na to sa chan ko. Nano lang niya na bumili ako ng ointment, it's called the Cortade 10 ointment na i-apply ko daw sa tummy ko, twice a day, in the morning and at night. Then also, na-share ko din sa kanya na I'm feeling pressure around cervix area at yung bladder ko, parang mapapaihi ako. Sabi niya, that's very normal and expect more of it, especially at this time, under 37 weeks is normal. And also, be ready for Braxton Hicks din. Possible na may experience ko din yun as long as hindi ko daw na-experience yun ng more than 6 times in an hour. At kapag 6 times in an hour, syempre itawag ko na daw. I took note of that. She also recommended every pregnant woman to take flu shot at yung Tdap vaccine. So, mulan ngayon, kaya bukas na ako pupunta sa CVS Pharmacy to take that vaccine and covered naman ng insurance at walang babayaran. Yung Tdap, it stands for tetanus, diphtheria, and pertussis. So, yun yung three infections na gusto nating iwasan for this vaccine. So, this Tdap vaccine is an effective and safe way to protect you and your baby from serious illness and complications of pertussis. The Tdap vaccine should be administered during each pregnancy. So, I'll make sure to have that done. May pasok ako ngayon guys, 12:30 na. Pasok ko 2 o'clock, so 4 hours lang. Ngayon naman, pagka may OB appointment talaga ako, shortened lang yung aking trabaho. Pero bukas,
10 hours ako niyan. 10 hours tomorrow, 10 hours the following day to cover up the 4 hours na na-miss ko today. After 4 days, guys, nabili ko na finally yung ointment na pinapabili sa akin ng doctor. Friday na ngayon at day off na bukas. Bali, ito yung sa tummy ko na i-apply ko twice a day, yung cortisone 10 para maiwasan ng itchiness. At also, Aquaphor. Pinabilan din niya ako. Either Aquaphor daw or Vaseline para daw sa crack nipples. Kasi nabanggit ko sa kanya na parang nagka-crack yung nipples ko. And amas daw na i-apply ko na to para mabawasan at maging ready for breastfeeding after birth. Ito, close ko na yung vlog from here. Maraming salamat sa pagnood. Don't forget to like and subscribe, and I will see you in my next video. Bye!